Imagine you are a fresh graduate and looking for a job. So, ano yung mga ilalagay mo sa iyong curriculum vitae or sa iyong CV? Or tinatawag din nating resume. So, pwede mong ilagay na you passed the board exam, so you are now an engineer. And susulat mo rin kung saang school ka nag-graduate, your thesis and plant design na ginawa mo habang nasa school ka pa, and ano pa ba. Now, this will make you think, ano pa nga ba yung pwede mong isulat para mag-stand out ka among other applicants? Tandaan mo na hindi lang ikaw ang nag-a-apply sa position na yan. Marami kayong magkukumpete para sa position na ina-applyan mo. So, ano yung pwede mong mailagay sa CV mo or pwede mong masabi during interview mo that will make you stand out among the rest? So, this is what we're going to discuss on this video. Ano yung mga pwede mong gawin to prepare habang estudyante ka pa? Of course, there will be a lot of alternative na pwede ninyong gawin. But on this video, I'm going to give you a tip sa mga trainings or mga skills na pwede mong i-develop kahit estudyante ka pa lang. You don't need to wait na gumraduate ka bago mo gawin to. You can start now kahit nasa school ka pa. So, we are going to dive to our discussion. Welcome to Engineers Talk. Okay, you already heard that when you are applying for a job, they will ask you for your experience. So, dahil nga fresh graduate ka pa, wala ka masyadong mailalagay sa work experience. Although, there are ways to play around here because pwede ka namang mag-working student but make sure that it will be related sa job na gusto mong i-apply later on. Para naman, ma-mention mo siya that this is the job that you took while you're still a student. You know, maybe part-time job or side hustle mo na ginawa mo habang estudyante ka pa. That will add value habang nag-a-apply ka sa position na gusto mo as an engineer. Now, one important thing that you can market is your skills. Okay, so dapat skills na related sa ina-applyan mong work. So they will not be interested kung magaling ka bang sumayaw, magaling ka bang kumanta, or ilang beses ka nag-MVP sa basketball. Yung mga skills na isusulat mo sa CV mo ay dapat relative doon sa ina-applyan mong position at hindi yung mga hobbies mo na masyadong malayo, no? They will not be interested to that. So, the good news is that you can start getting trainings, okay, or any improvement na pwede mong gawin, okay, habang estudyante ka pa. So, ano-ano ba yung mga skills na dapat mong i-develop na related sa job na i-applyan mo? So, una, syempre, dapat alam mo kung ano ba yung position na i-applyan mo. Kumbawa, ikaw ay chemical engineer or electrical engineer, civil engineer. So, titingnan mo na kung ano yung mga jobs na related dun sa course na kukunin mo. So, ano yung mga possible jobs na pwede mong makuha as an engineer? Okay, so, limbawa, meron tayong mga trainings na pwedeng makuha in learning AutoCAD or Aspen High Seas, no? These are design programs, okay? Or mga drawing programs na pwede mong matutunan. And this will be very helpful, okay? So, pwede ka magtrabaho sa mga design companies, no? Mga nagde-design ng planta, nagde-design ng buildings, nagde-design ng architectural, no? You can use these programs like this, no? Marami kayong makikitang programs na available na pwede ninyong matutunan. But yet, may mga trabaho kasi na hindi masyadong gumagamit nito. Like if you're working in manufacturing, of course, kailangan marunong kang bumasa ng mga diagrams, but not necessarily na ikaw yung gagawa ng mga designs. Okay, so yan ang i-discuss ko sa inyo. Ano yung mga trainings na pwede nyong kunin that you can use in general? Okay, so kahit anong position or kahit anong trabaho makuha mo sa engineer, but you can still use this dahil hahanapin siya or magiging advantage mo if you know these things. So as I said, you can start training or improve your skills while you are still a student. So ano-ano mga skills ang pwede nating i-develop or ano-ano mga trainings na pwede nating kunin that we can write in our CV or in our resume para naman maka-add ng value sa atin when we are applying for a job. So, isa sa pwede kong i-recommend sa inyo is yung pag-take ng trainings in integrated management system. Okay, so I will not be mentioning any company na nag-o-offer ng training for IMS. But I hope someday we will have some sponsors that will give us an offer na magkaroon ng discount yung mga followers natin. So, ano ba yung nasa loob ng IMS, no? So, one of these is yung ISO 9001, which is a quality management system. Then, you have ISO 14001, which is an environmental management system,
and ISO 45001, which is occupational health and safety. So, this is very basic. Maraming companies ang gumagamit nito. And this is international. So, kahit sa ibang bansa ka magpunta, this will be a big advantage. So, mas maganda kung makakuha kayo ng mga training programs na mayroong certification na pwede nyo pang hawakan that you are trained or you are aware of the system and you are, you know, you undergo training that relative to IMS. Okay, so meron pang mga ibang certification dito tulad ng internal auditor training, okay, that you are certified internal auditor. Marami kang pwedeng makita ang certification na related dito. But as I said, as a student, this can be a good start. Okay, para pagpasok mo rin sa isang kumpanya, aware ka na kung ano yung mga system na ini-implement nila. Because dito, halimbawa sa Pilipinas, this is a big thing, no? Kapag ang isang kumpanya is ISO certified. Kaya maganda, alam mo kung ano yung ISO 9001, 14001, and 45001. And for your information, other industries have other certifications, no, ng ISO. Kaya mas maganda, aware ka na dito sa tatlong basic na ito. Another powerful tool na maganda na may add mo sa iyong portfolio is yung Six Sigma, which involves control charts at iba't iba pang mga statistical tools. So, Six Sigma is a method that provides organizations tools to improve the capability of their business processes. This increase the performance and decrease in process variation helps lead to defect reduction and improvement in profits, employee morale, and quality of products or services. Six Sigma quality is a term generally used to indicate a process is well controlled or within process limits of plus and minus sigma from the center line into of the control charts, and requirements or tolerance limits of plus and minus six sigma from the center line. Okay, so ito yung mga graphical representation or statistical tools na gagamitin ninyo para ma sigurado that you are having a good quality or you are having a controlled process, no, in terms of production, product or quality, okay, or many other applications. Okay, so pwede kayong mag-training nito. However, although marami kayong makikitang mga trainings na pwede ninyong kunin in statistics or Six Sigma, please take note that there are different levels ng Six Sigma. Merong white belt, yellow belt, green belt, black belt, and master belt. Okay, so bawat isa niyan, merong separate trainings at meron ding exam. Kaya maganda habang estudyante ka pa, pinag-aaralan mo na siya and you will start taking this certification. In fact, kapag certified ka nito, may mga company na talagang mas malaki yung sweldo if you are certified ng Six Sigma, no? But you can start checking kung ano ba yung mga companies na nag-offer ng trainings nito. Medyo mahal nga lang kasi ang training ng Six Sigma. So, I hope someday we can get some discount, no, kapag nagkaroon tayo ng mga sponsors. But this is to make you aware na meron tayong ganitong mga trainings na ginagawa, no. Kaya lang kasi karamihan nalalaman to pag nagtatrabaho na sila, eh. So, maganda, habang estudyante ka pa, alam mo na to. So, may choice ka. You want to take this training now or after you graduate. Okay? Pwede naman. It's up to you. Okay? And then, of course, ito, although medyo parang basic siya, no? Microsoft Office programs. Pero, alam mo, maraming kumpanya ang kailangan mapatunayan mong aware ka rito or marunong ka ng mga Microsoft Office programs. Kaya talagang dapat familiar ka dito. And hindi ko naman masisisi dahil even in our company sa UAE, no, may mga hina-hire talaga na nakita ko engineers pero hindi marunong mag-Excel, hindi marunong mag-PowerPoint. Kaya talagang ini-indicate na nila when they are looking for mga applicants, tini-check nila talaga dapat marunong ka ng Microsoft Office program. So ano-ano ba 'yan? Unang-una, syempre, Excel dapat alam natin. And then yung Microsoft Word. Ito talaga yung madalas natin ginagamit. Then meron din tayong PowerPoint para sa paggawa ng mga reports. And then yung Microsoft Office Outlook. Ito naman yung para sa emails, no? So gamit na gamit to, guys, kapag nagtatrabaho na kayo. So wag niyo masyadong isipin na okay, I'm an engineer, so masyadong techie na yung ginagamit namin at you know, mga napapanood natin sa TV na parang bang mga programmer na tayo na
masyadong advanced na, no? We're using these Microsoft Office application programs, no? Kaya dapat alam ninyo to, okay? And then, of course, dapat alam na ninyo yung mga Google applications. Free naman to online. Although, syempre, pag nasa organization ka na or nasa company, meron silang higher tier na ginagamit dito, no? So, ano-ano ba yan? Marami kayong makikitang mga applications ng Google, pero syempre, mahalaga yung mga madalas talagang ginagamit katulad ng Gmail, okay? Itong Microsoft or Google Docs, Google Sheet, and Google Drive, no? Dapat alam natin gamitin yan lahat. Okay, so madali na lang to, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, no? Kasi masyado na tayong exposed sa computer programs. So magiging madali na sa inyo to. But this is to let you know that kailangan ninyo to kapag nagtrabaho na kayo, no? And communication skills. Okay, so mahalaga na ma-improve natin yung communication skills natin. And ako, halimbawa, aminado naman ako, lalo na nung bagong graduate ako, na talagang medyo hirap tayo sa communication. Kasi nasanay nga tayo that in engineering, mostly, nagko-compute tayo, okay, nag-aaral tayo ng mga processes. But when we start working, we have to really improve our communication kasi we will be exposed to a lot of people and also to a lot of organizations. Kaya dapat talaga ma-improve natin yan. And when I say communication skills, hindi lang yan Filipino, hindi lang yan English, no? But of course, English ang pinaka-importante kasi lalo na kung magtatrabaho ka sa ibang bansa, yan ang pinaka-basic na communication language na gagamitin natin. Now, bakit ko nasabi na maganda rin i-develop yung communication skills in other language, no? Aside from Filipino and English? Kasi may mga trabaho katulad nito. Okay, I'll give you an example. This job, okay, na in-screenshot ko, actually, is sa Philippines. And ang kailangan nila ay design engineer or manufacturing engineer for new product introduction, ano? And this is in Clark Freeport and Special Economic Zone in Central Luzon, Philippines. As of now, meron silang 27 applicant for this position. Okay, so, makikita ninyo dito, no? They are very specific. Tingnan mo yung required skills and special skills, which is advantage, no? The required skill is excellent in verbal and written communication and with strong interpersonal skills. Must be knowledgeable in computer operation and software application such as Microsoft Office Suite. So, MS Office, mentioned agad siya, no? Specifically mentioned yung Microsoft Office Suite. Okay, so, makikita ninyo, no? Minimension na to. Dati kasi hindi naman siya talaga minimension na itong Microsoft Office, eh. Okay, nung time na nag-a-apply kami, they are not really specified. So, ngayon talaga napansin ko masyadong specified na yan. That you should know MS Office. Must have knowledge in documentation and technical report writing. So, kaya nga, kailangan marunong ka ng tamang paggamit ng Word kasi diyan ka gagawa ng report and presentations yung Microsoft, ano natin, yung MS PowerPoint. So, dapat alam din natin gamitin yan. Now, special skills. Ability to speak, read, and write in Japanese. So, makikita ninyo, kapag nag-apply ka into a Japanese company, advantage talaga na marunong ka mag-Japanese. Okay? So, dapat ma-take note ninyo yan. Kaya maganda rin that you develop now yung mga languages na, ano, dagdagan natin yung vocabulary natin or yung mga alam nating mga languages, no? Magandang, improvement or kadagdagang skills para sa atin. Okay? And in fact, hindi ko kasi siya mahanap kaya hindi ko siya nailagay dito. But recently, may nakita kasi akong available na vacant position dito rin sa Pilipinas. But this is a Japanese company. And ang ina-accept lang talaga nilang engineer is yung marunong mag-Japanese. And mataas ang sweldo na binibigay nila. Okay? Mataas ang sweldo binibigay nila, but you need to be knowledgeable in Japanese. Mas maganda mag-aral din tayo niyan. Kung gusto niyo magtrabaho sa mga Japanese company, that's why as I said earlier, kailangan relative sa job na gusto mo or kukunin mo later on. Okay, so kung gusto mo magtrabaho sa Japan, dapat marunong ka mag-Japanese. In fact, halimbawa mag-a-apply ka sa abroad, in South Korea gusto mo mag-apply,
kailangan matuto ka ng Korean. Meron ditong requirement na kailangan mag-aral ka muna ng Korean language. Okay, pag nag-apply ka sa POEA for example, meron diyang mga requirement that you should be able to speak Korean. And for Japanese naman, you should be able to speak Nihongo. May mga Nihongo class na atinan ka. Okay? Although, in my case, halimbawa sa UAE, hindi naman required na dapat marunong ka mag-Arabic. Okay? Hindi naman siya required dahil, in fact, in our office, mas madalas ginagamit ang English dahil masyadong diverse yung ano namin doon, yung mga kasama kong mga nagtatrabaho. Iba't ibang language or iba't ibang country ang pinanggalingan. May mga katrabaho kong galing ng India, Pakistan, Nepal, Jordan, okay? Palestine, at iba't ibang bansa pa, no? So, halo-halo na. Maraming katrabaho ako doon na iba't ibang bansa. Kaya, English talaga yung language na ginagamit namin doon sa aming company. Okay? So, I'm just showing you na it's an advantage kung meron kang other languages na alam. Lalo na kung talagang ang plano mo is magtrabaho sa bansa na may ibang language. So, mas maganda pa rin na alam mo yung language nila, no? Now, magbibigay ako ng iba't ibang example para alam ninyo yung mga qualifications kapag nag-a-apply ka ng trabaho, no? Halimbawa ito, merong Associate Manufacturing Technologies, Pharmacist, and Chemical Engineer. Ito yung ating vacant position dito, no? And this is in Mandaluyong, NCR. Now, isa sa mga requirement is yung graduate ka ng chemical engineering or pharmacy. By the way, I forgot to mention, so babalikan ko lang siya, no? Itong dalawang nandito. Basic working knowledge of any 3D CAD software. So, yan na nga yung sinasabi ko tulad ng AutoCAD, no? Kung merong kang alam dyan, so it will be an advantage to you. Able to drive light vehicles and with valid driver's license. So, isa pa rin yan. So, kung meron kang driver's license, advantage din sa iyo yan kapag nag-a-apply ka ng trabaho. Okay? So, binalikan ko lang dahil nakalimutan ko siya, no, na-skip ko siya. Okay. So, now, in here, kailangan graduate ka ng chemical engineering. Must be a licensed chemical engineer or pharmacist with good oral and written communication skills. So, katulad ng binanggit ko kanina. So, this doesn't mention any other foreign language than English and Filipino, no? Pag walang sinabi, understood yan English. Okay? So, dapat meron kang good oral and written communication skills. So, it's understood English and Filipino dahil Philippines ang ating ina-applyan dito. With a high level of proficiency in MS Office application. Okay? So, dito nga, high level of proficiency. So, dapat magaling ka sa MS Office. Okay? So, as I said, talagang specifically mentioned na ngayon tong MS Office kapag nag-a-apply ka. Kaya maganda, talagang alam mo to, and kung makakakuha ka ng training na mayroong certification, maganda, no? Para may present mo siya kahit during application pa lang. Now, next example is ito, process engineer dito to sa Dubai. Okay, so Dubai, United Arab Emirates. And as you can see, napakaraming applicant, 116 applicants. Okay, so kaya ako sinasabi, dapat mag-stand out ka sa mga ibang applicants, lalo na kung hindi mga fresh graduate yung kasabay mo. Then, ano yung mga qualification? Kailangan or BS or MS in engineering. So, pwedeng environmental, process, or chemical with reputable and accredited university. Experience in design of physical, chemical, wastewater treatment technology. So, ito, specific na kailangan nila is yung mayroong experience sa wastewater treatment design. Okay? And strong interpersonal communication skills. So again, communication skills, outstanding oral and written communication skills. So, dahil nga Dubai to, okay, so iba't ibang nationality yung nag-a-apply sa kanila, so kailangan merong outstanding oral and communication, oral and written communication skills. Okay, now another example, and this will be our last example, project engineer sa Dubai again. And mayroong 200 applicants. Okay? Ano yung mga requirement? Proven working experience as a project engineer. Ito, mayroon ng work experience. Excellent knowledge of design and visualization software such as AutoCAD. Yung binanggit ko kanina, no? So, as you can see, engineer ang hinahanap, pero dapat may alam tayo sa AutoCAD. Advanced MS Office skills. So now, MS Office skills ulit, but advanced. Medyo dapat magaling ka, no? Familiarity with rules, regulation, best practices, and performance standards.
ability to work with multiple discipline projects, project management and supervision skills, decision-making ability and leadership skills, current engineer license. Okay, so ito yung ano, engineering lang, license natin, no? Yung as an engineer. Time management and organization skills, BS degree in engineering or relevant field. Okay, so dapat engineering ka. So they are not really specifying kung chemical engineer ka, civil engineer ka, as long as you're an engineer. Benefits, salary, 10,000 dirhams or 11,500 dirhams inclusive of all accommodation. So magkano tong 10,000 dirhams? 10,000 dirhams is about 140,000 pesos. Yan yung equivalent niya dito sa pera natin, ano? And that's yung salary ng project engineer dito. Actually, mataas tong rate na to be honest. Dahil maraming engineers sa Dubai and the rest of UAE na ang sweldo is hindi naman ganyan kataas for engineer. It will be around 6,000 to 8,000 siguro, no? So, that's just to let you know para alam din ninyo. Okay, so, alam na natin ngayon, no, yung mga skills na pwede natin i-develop. But, at the end of the day, we have to remember that knowledge and skills are just the tip of the iceberg. What do I mean about that? Ang mas mahalaga pa rin is yung ating attitude. We should have good attitude in working. So, dapat meron tayong magandang pakikutungo sa ating mga katrabaho. You know, nakikitaan tayo ng sipag, okay, ng ating mga boss, no? Nakikita yung magandang performance natin. Because your knowledge and your skill will be useless kung yung attitude mo naman ay hindi gusto ng mga katrabaho mo. Okay, lalo na ng boss mo. Pag hindi nila nagustuhan yung attitude mo, then most probably, ang evaluation sa work mo will be negative. Okay? So, this is something that I want to share to you, lalo na kung yung mga tungkol sa mga skills na pwede natin may develop. Kasi we don't need to wait really. As a student, you have to take your chance, no? Use your time intelligently. Okay? So, imbis na ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman makakadagdag sa'yo in the future, you will not be able to use it in the future, it's better na spend mo yung time mo sa mga bagay na pwede mong gamitin in the future kapag ka naghahanap ka na ng trabaho. So, that's all for now. Thank you for watching Enginerds Talk. To watch more of our lecture videos about engineering and STEM subjects, please subscribe to our YouTube channel and click on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin. We are regularly uploading tutorial videos in engineering, mathematics, chemistry, physics, at iba pang subject na magagamit ninyo sa inyong pagre-review. So, thank you very much sa patuloy ninyong pagsuporta sa enginerds.org.